Quinto assoalho picado no sushiá. Ang kwentong iyong maririnig ay batay sa totoong karanasan. Ngunit ang mga pangalan at lugar ay at pangyayari ay sadyang binago, pinaikli upang mapanatili ang privacy at kaligtasan ng mga tauhang sangkot. Magandang araw sa ating lahat. Ang ating kwento ay totoong karanasan ng aking pinsan. Tawagin na lang natin sa pangalang Edward. Si Edward ay taga Katbalogan, Samar. Pero lumaki na siya sa Maynila. Noong nagtatrabaho pa siya sa Maynila, taon-taon siyang nagbabakasyon sa Samar. Umuwi siya tuwing fiesta sa Katbalogan, Samar. Simula na nagtrabaho siya sa Israel, matagal na siyang hindi nakauwi ng Katbalogan. Nakapag-asawa na kasi siya ng taga Cebu, at doon na sila sa Israel nagtrabaho mag-asawa. Mayroon silang dalawang anak. Kahit sa Cebu, sa magulang ng kanyang asawa ay hindi pa siya nakakapunta. Ang magulang ni Edward ay sa Katbalogan na nakatira. Dati kasi sa Maynila sila nakatira. Simula na nagtrabaho siya sa Israel, pinauwi na niya ang nanay at tatay niya sa Samar. Dahil doon, hindi sila mahirapan dahil nandun ang mga kamag-anak ng nanay at tatay ni Edward. Matanda na ito, halos araw-araw si Edward tumatawag sa nanay niya sa Samar. Kinakamusta niya ang dalawang matanda. Noong nagkasakit ang tatay ni Edward, nagpasya siyang umuwi ng Pinas. Halos 5 taon din siyang hindi nakapagbakasyon sa Pinas. Naiwan ni Edward ang dalawang anak at asawa niya sa Israel. Hindi niya pwede dalhin ang pamilya niya dahil nag-aaral ang dalawa niyang anak. Dumating si Edward sa Maynila. Nagpasya siya magbaslang pauwi ng Samar. Pumunta agad siya sa Pasay para sumakay ng Piltrangko. Nakasakay naman agad si Edward dahil maraming bakante ang bus. Summer kasi noon at walang gaano pasahero pa Samar. Nakaalis na ang Piltrangko na sinasakyan ni Edward. Hapon na sa Pasay. Pagsapit ng 8:00 ng gabi, naalala ni Edward, huminto sila sa may kainan, unang istasyon ng bus. Kumain daw sila sa may karinderya. Pagdating sa Quezon, huminto na naman ang bus dahil kakain na naman sila. Kakain na naman ang driver at ang mga pasahero. Medyo malayo pa kasi ang biyahe puntang Matnog, Sir Sugon. Pagbaba niya ng bus, pumunta siya dali-dali sa CR at ang daming nakapila sa CR. Dahil 5 bus na Piltrangko ang huminto doon, yung istasyon pa lang yun ay para lang sa Piltrangko lang. Nagtanong daw siya sa kasabayan niya kung may ibang CR pa ba. Ang sabi ng napagtanungan niya ay isa lang ang CR doon. Dito dahil ihing-ihi na si Edward, pumunta siya sa kalayuan ng mga pasahero. Doon siya umihi sa may puno. Pagkatapos niyang umihi, tinawag siya ng isang babae. Mahaba daw ang buhok at maganda. Ang sabi daw ng babae, "Sir, dito ka kumain sa karinderya namin. Mura lang ang pagkain at masarap." Dahil gutom daw siya, sumunod siya sa babae. Dinala daw siya ng babae sa magandang bahay. Napakagandang bahay. Mas maganda pang bahay sa nakikita niya sa Israel at sa TV. Tumingin siya sa babae. Ang haba daw ng buhok at napakaganda. Nakangiti daw ito sa kanya nang tiningnan niya. Pinakain daw siya ng mga pagkain sa misa. Mayroong itim na kanin at puti. Ang daming iba't ibang prutas sa misa. Nawala daw ang gutom niya. Nung oras na yon, kinuha daw ng babae ang itim na kanin at pinakain sa kanya. Gusto raw ng babae na subuan siya
Ang sabi ng babae, tikman mo itong kanin, napakasarap nito. Habang isusubo sa kanya, sabi daw niya sa babae, busog pa ako at ayaw ko pang kumain. Aalis na ako, baka maiwan na ako ng bus. Wala na akong masakyan na iba. Hinatid daw siya ng babae sa pinto. Paglabas niya ng pinto, nandun daw siya sa parang damuhan. Naglakad-lakad daw siya at naghahanap na may makitang tao. May nakita daw siya sa isang matanda. Tinawag daw niya ito at humingi ng tulong. Dinala siya ng matanda sa bahay nila at tinanong siya kung anong ginagawa niya sa lugar nila. Sinabi daw niya ang totoo. Ang sabi ng matanda, dinala ka ng engkanto sa lugar nila. Nasa isang baryo ng Gandara na pala siya. Sinabi niya sa matanda na pupunta siya ng Katbalugan sa magulang niya. Kinaumagahan, sinamahan siya ng matanda mag-abang ng bus papuntang Katbalugan. Sumakay siya ng bus. Pagdating niya ng Katbalugan, sumakay siya ng tricycle puntang bahay nila. At ikwininto niya sa nanay at tatay niya ang nangyari sa kanya. Binigyan siya ng tatay niya ng pangundra sa engkanto. Dala-dala niya kahit saan siya magpunta. Kapag pinakain kayo ng itim na kanin na hindi niyo kilala, huwag na huwag kayong kakain. Dahil pag kumain kayo, hindi na kayo makakabalik.